Don't forget to subscribe our channel, Papi Boss. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag natin pabayaan yung ating sarili natin hanggat buhay pa tayo. Mag-servisyo tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Kung ano naman ang pagkukulang natin sa buhay, kung ano naman natin yung kasalanan sa buhay natin, kailangan tayo maghangad, mangingi ng kapatawaran sa ating Panginoon kung ano ang kasalanan natin araw-araw, mga papibos. Hanggat buhay pa tayo, alam niyo yung Panginoon kung anong ginagawa natin, ginagawa niya or ginagawa natin sa mundong ito. Lalo na yung Panginoon, walang buto, walang laman, espiritual, mga papibos. Kaya magservisyo tayo, nagkasala tayo noon, magbagong buhay na tayo ngayon, mga papibos. Ito, papibos, ito ang pinakamagandang orasyon sa sakit sa ulo. Kaya ito, papibos, panoorin po ninyo itong paano gagawin ang orasyon na ito. Gamot sa sakit ng ulo, ito ay usalin sa tubig na pangiinom at sa langis na ipanghihilot. Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalang. Orasyon ito, ihip sa tutok ng may sakit, usalin ang orasyon ito 3 beses. Kailangan, mga bebos, 3 beses kayo magbigkas nito. So hindi pa kayo magbigkas sa isang Latin na orasyon, unahin po ninyo itong Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Kailangan nyo, papibirds, magbigkas kayo ng 3 beses na Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Paano gagawin yung tao na sobrang sakit na sa ulo na hindi na kaya? Huwag kayong mga eksperto na hindi natin alam kung ano ang ginagawa sa mga gamot ng mga antibiotic sa gamot sa sakit sa ulo. Ito, by the verse, kapag ito ibibigkas itong Latin na orasyon na kasulat sa librong orasyon, hindi kayo magsisi nito. Pero kailangan masipag kayo kasi medyo kahabaan itong orasyon na ito, mga papibers. Ito ang gamot sa sakit ng ulo. Kailangan, paano nyo gagamitin ito? Ito ay uusalin sa tubig na pangiinom at sa langis na ipanghilot. Ba't bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalang orasyong ito? Ihip sa tutok ng may sakit, usalin ang orasyong ito. Kailangan, believers, pag may tubig laman ng isang baso, mag-orasyon po kayo. Magbabanggit kayo sa isang orasyon na kasulat sa librong orasyon. Ito ang Latin nga orasyon. Itatim, orapsip, orkop, irisumad, irimurim, irimurumrum, lumarat, laom, ampik, mibil, gayim, Jesus, eximinerao, Dios, filius, itatim, orapsip, orkop, irisumad, irimurim, irimurumrum, lumarat, laom, ampik, mibil, gayim, Jesus, eximinerao, Diyos, filius, itatim, orapsip, orkup, irisuman, irimurim, irimurumrum, lumarat, laom, ampik, mibil, gayim, Jesus, eximinerao, Diyos, filius. Kailangan magbigkas kayo, papibirds, 3 beses kayo magbibigkas nitong orasyon na ito. Kailangan pagkatapos ninyo itong gagawin sa orasyon na ito, ito ang orasyon ay paano nyo iano to. Kailangan pag orasyon kayo sa tubig na isalin mo yung kamay sa ibabaw ng baso na may laman tubig, yun, ibabanggit mo itong orasyon na yan. Pagkatapos mo ibabanggit na orasyon na yan, kumakalat sa katawan niya. Pag may langis kayong ganito, kukuha kayo ng isang takip nito. Pagkuha kayo isang takip kung saan yung sakit sa ulo niya, doon mo lalagyan at sa konting hilot-hilotin mo lang. Kasi yung baso na inorasyon mo, nakakalat na yun sa katawan natin. Kaya yun ang gamot sa orasyon.
kaya serbisyo lang kayong orasyon at medyo pasensya na kami, medyo mahaba ang nakasulat sa librong ito, yung orasyon na yan. Kaya yun, dapat nyo sundan mga pabibols. Huwag nyo itong babaliwalain. Itong isishare ko sa inyo itong orasyon na ito. Kailangan pagkatapos nyan, pagkatapos nito, nilagay mo sa langis yung takip, kalat, silutin mo lang. At pagkatapos, bibigkasin mo lang itong mga orasyon na yan. Itatim, urapsip, urukup, erisumad, erimurim, erimurumrum, lumarat, laom, ampik, mibil, gayim, Jesus, ekiminera, ujus, pilios. Kaya kayo pagkakinatap, pinakadulo, yung magbigkas kayo isang bisis lang, sa umbisa lang kayong 3 times. At umbisis lang kayo bigkas. Sa pinakadulo, na kahit na po kayo sa langis kung saan yung masakit ang ulo niya, isang bilis lang pagbibigka sa isang Latin na orasyon na kasulat sa Latin. Kaya ito pa Pabibos, nakasira ko sa inyo, ito pa kamag, ito ang pinakamaganda. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na haluan din natin, hanatin ang servisyo sa ating Panginoon, kasi siya ang nagdala sa ating buhay. Hindi natin siya iwanan hanggat buhay pa tayo, kasi ang buhay natin hiniram lang mga Pabibos. Alam natin Pabibos, yung Panginoon hindi natin makikita. Walang laman, walang buto, espiritual yung ating Panginoon. Alam niyong Panginoon, Pabibos, kung anong ginagawa natin sa buhay, sa mundong ito. Yung iba, papitiks-pitiks lang yung iba, parang hindi niya alam kung ano ang ginagawa. Kaya, yun ang sabi sa Biblia. Yun ang sabi dito. Hanapin ko, Pabibos, ha? Yun ang sabi dito. Sa Mateo 5 hanggang 14. Ang Diyos pinapatawad yung mga anak sa lingkod. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, magserbisyo tayo. Hindi natin iwanan ang ating espiritual na kapangyarihan. Ang Diyos ang nagdala sa buhay natin. Huwag natin iwanan ang ating Panginoon hanggat siya'y buhay na walang hanggan. Tayo'y tao lamang magserbisyo at magkupos sa ating paglilingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito nakasulat, Pabibos, yung Mateo na to. Kaya kayo mga Pabibos, kung halimbawa kayo magserbisyo, tapos puso naman sa pagserbisyo sa ating Panginoon. Hindi natin siya baliwalain habang tayo buhay na ito. Kaya ito sinishare ko sa inyo, kailangan seryosohin nyo to. Yung taong hindi maniniwala, kailangan magbagong buhay kayo. Ito ginagawa ko para din sa inyo to mga Pabibos. At maraming salamat, lalo sa subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag nyo babayan yung ating Panginoon na buhay ba tayo, lalo na ngayon na palapit na mga masamang hangin, palapit na palapit din yung mga bagyo, ganito mga bear. Kaya mag-iingat tayo, lalo rin dyan sa Visayas, Mindanao. Ito ang masishare ko sa inyo, magserbisyo tayo sa Panginoon. Hindi tayo iwanan yan hanggat buhay tayo. Yun ang sabi niya, galaw anak, tutulungan kita. Paano ka man matutulungan, hindi ka naman gumagalaw, hindi ka naman nagtatrabaho. Diba? Kahit ano pa ang hingi mo sa Panginoon sa sambahan, sa bahay ng Panginoon, hindi ka naman gumagalaw, hindi ka naman nagtatrabaho. Paano ka naman matutulungan? Hindi nga mga Pabibos, diba? Yun ang sabi ko sa kanyo, sa inyo, magserbisyo tayo. Gumalaw tayo sa sarili nating paa, magserbisyo, hingi tayo sa kanya, dapat tayo tutulungan. At maraming salamat sa inyo mga Pabibos na subscribers ko. Mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag natin iwanan yung ating Panginoon. Yun lang hinihingi sa inyo. Bye-bye.